Aroroy Masbati, first class municipality, having 41 barangays in our municipality, and we have a main livelihood of fishing, farming, and the most special is the mining. We have almost 100, more or less 100,000 population. Dati po, simula nung una po, nagisnang ko dito sa barangay ng Managanaga, marami pong mga problema na dapat masolusyonan. Nung dumating po yung kalahi, nagkaroon po kami ng medyo may kaginhawaang sistema dahil sa mga proyekto na naibigay sa amin. Katulad po dati ng water system, barangay health center, barangay daycare center. Yun po ang mga programa ng kalahi na malaking naitulong sa amin kasi dahilan nga sa kulang ang pundo ng barangay. Nang dumating yung kalahi, nasolusyonan talaga yung mga problema namin sa mga proyektong ganun. Hanggang ngayon po, katulong pa rin namin yung kalahi sa mga proyekto na kinakailangan pa ng aming barangay. Yung Managanaga, isa sa mga maunlad na barangay at kailangan din, pero kayangan pa rin nila ng tulong katulad ng nagawa yung projects doon na pathways. So yung pathways kasi dati mahirap pumasok doon sa mga sitios nila. It's because maputik yung putik doon, masyado malagkit. So nung malagyan ng pathways, nagiging passable at saka maganda yung kalsada. So malaking tulong para sa kanila yon. May mga lugar kami dito na mahirap pasukin ng mga tao, tulad ng mga eskinita. Ayun, nasolusyonan yun ang kalahi. Yung pinaka-problema talaga ng barangay namin, binisisi talaga namin kasama yung mga kasama namin yung kabarangay namin, nakita namin na halos 99 household yung makikinabang sa proyekto ng pathway. Kaya yun yung una namin binigyan ng pansin. So far nakita namin napakalaking tulong ng DSWD Kalahi dahil nung ma-address nila yung mga needs ng tao at saka nagpo-program parang project pa sila ng mga ibang projects na darating, napakalaking tulong yun. Dahil although first class municipality kami, pero daming kulang sa gobyerno natin, kulang talaga yung mga nagagawang projects. Hindi katulad na magkaroon ka ng kalahi, sila yung pumupuno doon sa mga kulang ng national government. Yung napansin namin, yung lahat kami na nandito sa barangay, natuwa kami kasi isa na naman itong pangarap namin na matutupad na. Una, yung halos 35% ng kababaihan talagang nag-participate sila sa bayanihan. Nung unang panahon na hindi pa ito dumating ang kalahi ay parang sa pagtingin namin ay parang hirap-hirap yung mga taga-Managanaga. Tapos nung dumating siya, parang laki ng tulong sa amin ito. Itong kalsada na ito ay may umiigib, dulas na dulas dahil maputik. Tapos nung dumating ito, laging tuwa namin dahil nagawa na ng simento. Marami kaming natutunan, maraming nakatulong sa aming sarili, hindi lang sa sarili ko, kundi sa buong barangay. Una, na nakita namin or nalaman namin kung ano yung mga opinion ng bawat isa at saka kung paano namin matutulungan at magkaisa para maipaunlad namin ang aming barangay. Karam po ako kung paano po magtrabaho sa wara po sa suhol, kung paano po makiupod sa kabarangay para po makianusan in the mga gusto ipaabot sa barangay na bulig. Ang pagtulong ko po ay hindi lang sa sarili at saka sa pamilya, kundi sa buong komunidad ng aming barangay. An experience po namin didi sa pag-implementar po sa nina project sa barangay Managanaga na inan pathway. Damdamo po kami na-encounter. Nahirapan kami kagaya ng pagkambas, ng mga materialis, kasi yung mga materialis, hindi kaagad-agad dumarating sa amin. Kaya, yun ang isang problema namin sa ano ng pag-umpisa ng kalahi namin. Hirapan kaming magkambas dahil ayaw nila dito kasi malayo. Nalampasan namon ini sa pagburuligan namon sa mga pumuluyo sa Managanaga, kaya nagpasalamat ako na
sa sugad din na kami nahihirapan. Kami nagpapasalamat sa inyo dahil sa kaisa ninyo kami sa pagpapatupad ng mga proyekto na nilatag ninyo dito sa Barangay Managanak. Ang ginawa po ng 94 Special Action Company ay yung pagkakandak ng clearing simula sa pagbubuhat ng mga graba at saka pagtumulong sa mga pagsemento dito sa pathway. Dati po maputik dito sa daanan namin. Sa ngayon po, mas maganda na kasi nasiminto na po yung daanan namin. Hindi na po nahihirapan yung mga estudyante papuntang eskwelahan. Yung matatanda po, hindi na sila nahihirapan sa pagdaan dito. Lalo na po yung nanganganak. Yung mga produkto namin mahirap dalhin sa kalsada. Sa ngayon po, mabuti na po kasi nasiminto na po yung daanan namin. Dito kasi nakikita ko yung mga personnel ng kalahi talagang masigasig silang magtrabaho. Then pangalawa doon sa barangay, mag-cooperate sila dahil ito yung chance. Very rare lang ito sa ibang munisipyo, wala. Pero dito, maswerte kami at nagkaroon. Then yung LGU, talagang full support kami. Kung ano yung part namin, talagang gagawin namin at bibigyan namin ng pansin para ma-implement itong kalahi. Ang kalahi napakaganda, kailangan na i-program talaga. Gamitin yung community idea na yung programa na mailagay is needs ng karamihan, hindi personal needs. Kaya maganda yung approach ng mga tao ng kalahi dito dahil talagang pinupuntahan nila, mini-meeting nila yung community, pinapa-labas kung ano yung pinaka-main problem at doon sila magsisimula mag-troubleshoot ng problema. So, perfect na ma-address yung basic needs ng community. Yun ang pinaka-importante sa lahat. Kasi sometimes, dahil sa napakabilis ng development ng gobyerno, nalilimutan yung maliliit na bagay, which is doon sa kalahi, nakikita nila dahil na reach out nila. Palagi silang nag-meeting. Linalabas ng mga community kung ano yung kailangan nila. Doon sila nagsisimula ng programming. Participation of community and kalahi personnel. Yun ang perfect na solution for the problems. Isa lang ang goal natin dito, yung better future ng mga tao ng Aroroy. Yeah.